Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kita nga natin na tumawag ng backup si Narigot dahil meron niyang kaguluhan na nangyayari sa lugar ng Quiapo, kaya wala nang nagawa si Naroy kundi ilihis ang kanilang sasakyan at nagpa siyang wag nang habulin si Natanggol dahil baka pati sila ay masakote ng mga kapulisan. Habang si Natanggol naman ay dumiretso na sa ospital at dun sila ay naabutan ng mga pulis at habang kausap niya si Mokang ay labis-labis ang hinagpis ni Tanggol dahil nalaman niya kay Mokang mismo na ibinenta na pala nito ang kanyang kaluluwa upang maoperahan si Mang Marsing. Durug na durug ang puso ng ating bidang si Tanggol sa kanyang mga nalaman dahil alam naman natin kung gaano niya kamahal si Mokang at lahat ay gagawin niya para sa dalaga. At habang sila ay nag-uusap, narinig nila ang putukan ng baril sa labas, kaya sinabi ni Enteng na nasundan sila ng mga pulis. Labis-labis ang pag-aalala ni Mokang para dito kay Tanggol, kaya agad na niyang pinaalis ang binata upang hindi na maabutan ng mga pulis si Tanggol. Ayaw sana iwan ni Tanggol si Mokang, ngunit wala na itong magagawa, kaya dali-dali na silang umalis nila Enteng bit-bit ang pera na ninakaw nila kay Roy. Ngunit nang sila ay papatakas na, napagtanto nila na napaliligiran na sila ng mga pulis kaya wala na silang nagawa pa kundi manlaban dito. At nakaharap nga nila Tanggol ang mga bagong pulis. Walang awa siyang pinagbubugbog ng mga ito hanggang sa dumating si Enteng kaya nagkaroon ng pagkakataon na makatakas si Tanggol sa mga ito. At umakyat sila sa mataas na lugar ngunit sa hindi inaasahan ay naabutan siya ni Mando at nang tawagin siya ni Mando ay agad siyang napalingon dito at nakiusap siya sa kanyang ninong Mando na patakasin umano siya. Dahil sa awa ni Mando kay Tanggol ay pinatakas niya ito ngunit sa kanyang pagtakbo si Rigor naman ang kanyang nakaharap at dahil wala namang balak si Tanggol na kalabanin ang kanyang ama ay nakiusap lang ito kay Rigor na patakasin umano siya. Ngunit hindi nga nakinig itong si Rigor at sinabi pa ni Rigor kay Tanggol na sa kulungan umano ang bagsak nito. Binaril nito si Tanggol sa tuhod at sa tiyan. Sinabi nga ni Mando na bakit binaril ni Rigor ang sarili nitong anak. Sinabi naman ni Rigor na dapat lang umano ito sa kanya dahil hindi naman niya ito anak. At bago nga tuluyang mawala ng malay itong si Tanggol ay narinig niya ang mga sinabi ni Rigor sa ninong Mando niya. Sa inyong palagay, makakaligtas pa kaya ang ating bidang si Tanggol sa ginawa sa kanya ni Rigor? At ano ang gagawin ni Ramon oras na malaman niya ang ginawa ni Rigor sa tunay nitong anak na si Tanggol?